Hello mga kainots, magandang umaga sa atin lahat. Time check po ay 6:20 ng umaga, madilim-dilim pa po dito ngayon sa Roma. Papunta po ako ngayon sa Cristo Rey Hospital or Christ the King Hospital para po magpa-urine at blood chem. Kaya ayun mga kainots, samahan niyo ako sa aking pagpunta sa hospital. Maya-maya na lang po ulit. Yan mga kainots. Nakalabas na ako ng bahay namin. Papunta na ako ng Cristo Rey para magpa-urine at blood chem. Sana naman maging maganda ang resulta nun para hindi naman nakakabahala. Ito ba sa amin para madaling makatapos at makabalik ulit ng bahay at namin tanghali may trabaho pa uli. Isa pa, napakarami lagi ng pila doon. Oh, yan ang mga building dito. Yan, ganyang katataas lang halos. Ano, halos walang dumadaan. Sa oras na ito, hindi pa nag-aalmusal lamang yan dahil nga magpapa-blood chem tayo. Mamaya na lang ako mag-aalmusal pagbalik ko. Sana naman maging maayos ito. Lalakad-lakad muna tayo habang naghihintay ng bus. Dito sa bus stop. Hirap mag-video. Malamig. Malamig sa kamay. Kaya putol-putol muna dahil lang baka makabitaw. Ito pa naman kaliwang ang ginagamit ko. Ay hindi mo ito pwedeng pang matagalan ang kaliwang kamay ko dahil nga ng may diferensya ito. Kaya mamaya na lang ulit. Bye-bye. Few moments later. Yan mga kainots. Nagbaba na po ulit tayo ng bus. Naglalakad-lakad na ulit tayo. Yan. Yan po. Malapit na tayo. Papasok na tayo sa... Tingnan nyo. Daming sasakyan nakaparada sa kalsada. Ganito dito sa Roma. Ang mga sasakyan halos nasa kalsada lang. Tingnan nyo. Siksikan. Hindi makadiretso. Dahil lang sobrang liit ng kalsada tapos magkabila pa may nakaparking. Kaya hirap maglakad papunta rito. Kailangan ingat lang. Ingat. Ito oh. Kakitid yan. Pero puno yan ng kotse. Puno yan hanggang doon sa dulo. Oh, tingnan nyo to. Yan. One way lang to. Oh. Yan po. Oh. Tingnan nyo. Ganong kakitid nito. Yan. Malapit na ulit tayo sa Cristo Rey Hospital. Yan po ang kabuuan ng Cristo Rey Hospital. Meron pa po yan sa likod. Yan. Lalakad na ulit tayo. Yung pinuntahan ko nung isang araw para magkumuha ng appointment sa X-ray. Yan. Ito po. Oh. Yan. May mini bar dito. Diyan ako kakain mamaya pagkatapos ko ng aking analysis. Okay. Sa ngayon, andito na ako sa Cristo Rey or Christ the King Hospital. Salamat naman at walang tao. Wala gasinong tao. May tao pero konti pa lang. Pero hindi pa sila nag-umpisa kaya siguro maaga ako nang tapos dito ngayon. Kaya sana mapabilis ka agad ang resulta nito. Hindi ko alam kung kailan ang release nito. Siguro baka after 1 week pa para ipakita naman natin sa doktor kung ano baga ang mga nakasulat doon sa resulta na ibibigay sa akin. Kaya maya maya lang magbabayad na uli ako ng ticket para sa aking analysis. Tapos bababa ka pa uli doon sa baba, doon ka uli pipila. Doon medyo mahaba na ang pila sa ngayon dahil pumunta muna ako roon at tinignan ko. Kaya yun mga guys, kainot. Mamaya na lang ulit at update ko kayo. Siya nga pala, shout out muna sa aking mga kapatid dyan sa Pilipinas. Ingat kayo lagi dyan. Sa mga guardians, immigrant, Rome City Legion. Musta na kayo? Yun mga kainot, tapos na ako ng aking analysis ngayon. At ang resulta ay makukuha
after 1 week. Kaya pagkakuha nun, sa doktor ko naman, sa aming doktor ko naman sa dadalhin para doon ipabasa kung ano ang resulta ng analysis. Kaya uuwi muna ako sa bahay sa amin para maglinis ng konti at magluto ng aming tanghalian bago ako pumasok ng aking trabaho. Dahil ang trabaho ko naman ay 1 o'clock pa ng hapon. Kaya mamaya na lang uli at uwi muna ako sa amin. Bye-bye! Ito ang loob ng hospital ng Cristo Rey. Habang naglalakad ako, kinukunan ko siya hanggang sa palabas. Yan. Palabas na ako ngayon ng hospital ng Cristo Rey. Ito ang exit. Ito ang exit niya. Ito yung daan papunta sa kwarto, sa mga kwarto. Sa endoskopiya. Ito papunta sa endoskopiya. Yan. At yan ang emergency room. At yung tinitingnan ng mga pasyente. Yan, yan. Yan mga kainot. Naglalakad na uli akong palabas ng hospital. Papunta na uli ako sa sakay ng bus para umuwi muna sa amin. Ayan. An eternity later. Yan mga kainot. Andito na ako sa apartment namin tinitirahan. Ito. Bago ka makapasok doon sa loob, may isang gate pa rito na iyong bubuksan para ka doon, para makadiretso ka sa loob. Yan. Ito. Bubuksan muna natin to para tayo ay Oh, yan naman ang doorbell. Pwede kayong mag-basher diyan pag walang tao sa bahay. Kita nyo yung black ngayon. Yan ay pinaka-camera para kita lahat yung mga nagbabasher dito sa ibaba. Yan. Magbubukas muna po tayo ng gate para tayo makatuloy hanggang sa loob ng aming apartment. Yan. Yan po. Yan. Kami ay first floor lang, kaya yun ang sa amin. Yan, first floor. Yan. Yun ang sa amin. Yan ang terrace naming maliit. Yan. At ito naman po ang panibagong pinto para kayo makapasok mismo ng loob ng building. Yan. Yan, nasa loob na po tayo ng aming building. Palibasa, first floor lang kami, kaya magkahagdan na lang po tayo. Yan ang hagdan. Pataas. Yan. First floor lang po tayo, sa first floor, kaya hagdan na lang po ang ginamit natin. Pero meron po tayong elevator. Mas mabuti ng hagdan para exercise din. Bali, tatlong pinto po kami rito sa first floor. Yan. Isa, dalawa, tatlo. At ito ang sa amin. Amin. Bukas po muna rin tayo. Yun nga mga kainot, andito na ako ngayon sa loob ng bahay namin. At kaakit ko lang. Maya-maya ng konti, maglilinis muna tayo ng banyo at ng kusina. At ito, nasa kwarto na kami. Nasa kwarto ako namin. Ito, pinaka-kwarto namin yan. Ito, pinaka-kwarto namin. Yan. Yan ang kwarto namin ito. Yan. Yan po lahat ng ginawa sa aking analisi. Yan, siguro kita nyo.
Yan ang mga importante ginawa sa akin. At yan naman ang aking pinagbayaran doon. Hindi naman sa kamahalan kumpara doon sa pag sa mga private laboratories kayo nagpunta, baka mas doble pa yan ang bayad doon. At yan mga kainot, dito ako kinunan. Yan. Hindi sa braso. Yan. Siya mamaya na lang uli guys at maglilinis muna ako ng banyo. Yan, maglilinis muna po ako ng banyo. Kailangan po natin linisin lagi ang ating banyo para maging maganda at malinis. Sa ating bahay, kailangan mapanatili natin malinis lagi ang ating banyo. Yan. Babandaw na muna po tayo. Balik. Ingat lang, baka mabasari, kinunan ng dugo ay sariwa pa rin. Kailangan natin purasan at linisin naman ng mga isang ating banyo para magandang tingnan. Yan po. Malinis na ang lababo. Ngayon naman, itong bide. Dito naman tayo mananalangin sa bide dahil ako ay nakaluhod. Mahirap maglinis ng nakayuko. Masakit sa bewang. Mas mabuti pa rin nakaluhod. Kikis-kisin din ito ng mabuti dahil para rin maging malinis ito. Ayan. Nakiskis na po natin at ang laban ng lek. Pero dapat na din natin kiskisin ang iliodoro. Yan, para sabay ng pagbabadlaw ito. Kaya, yan, kiskis. Kiskis ng kiskis dahil ang pagkikis, dahil narito sa dahil ang pera ay nandito sa pagkikiskis ng Isidoro dito sa Italia. Pag di ka nagtaga magkiskis ka, wala kang pera. Mga pera na lang kung ang trabaho mo ay sa mga negosyo na hindi naglilinis ng banyo. Ayan, babandawan na po natin. Tanggalin lahat ang sabon. Okay. Yan, ganito po ang buhay namin dito sa Italia. Para kumita ng pera. Ganyan, maglinis ang banyo, mamalansa, maglinis ang bahay. Nahirap pong kumita ng pera dito, kaya taga lang. Dahil pag di ka nagtaga, walang nilaga, wala kang pera. Saka pag ikita kayo ng pera, ipunin, huwag kung saan ilalagay. Huwag yung bili ng bili o ipagsasabog lang o anumang sugal o saan mang bisyo. Dahil napakahirap pumalap ng pera. Yan. Malinis na rin po ang bide. Malinis na ang bide. Ito naman inyodoro. Turnong butter. Ang ating nilinisin. Babanlawan. Yan. Kiskis at palibot para malinis.
dito kami na lagi nananalangin. Yan, nakaluhod. Dahil mahirap maglinis ng naka. Yan po. Iskis ang paligid. Siksik ang mga sulok. Sulok-sulokan. Siksik. Iskis ang mga sulok-sulok para maalis ang mga tuli sa sulok. Ah, ganito po. Dahil pag ako naglilinis ng banyo, ganito, nakaluhod. Para malinis ng mabuti ang mga sulok-sulok. Kahit sa amo, ganito ang ginagawa ko. Yan, tapos na po ang ilalim ng lababo, ilalim ng bide at ilalim ng inodoro. Kaya ay yan ang makatindig. May edad na. Sasakit na rin ang tuhod pag nakaluhod na gano'n, ang hirap tumayo. Mamma mia. Kailan pa kaya nakaka-graduate din eh. Sana na may makagraduate na para makapagpahinga naman. Hirap ng buhay ng isang OFW. Taga at tiis. Yan, magmamap naman po muna tayo sa aid. Ito yung ginagawa ko pag video palabas na. Pero pag doon sa mga ilalim ng bide, lababo at ng inodoro, kinakamay namin, kinakamay ko yon. Pero pag dito, sa malapit na sa pinto, map na. Yan, ganito po. Yan, malinis na siya ngayon. Pwede na ulit natin gamitin. Pasensya na kayo at hindi ko na ipakita sa inyo paglilinis ng bathtub. Dahil wala akong paglagay ng cellphone. Kaya hindi nyo nakita kung paano ko nilinis ang bathtub. Yan, okay. Yan, ganyan ang trabaho namin dito sa Italia. Maglinis ng banyo, maglinis ng kusina, mamalansya, maglinis ng buong bahay. Sa ngayon, ang kailan dito sa aming terrace o terrazzo. Kung makikita nyo ang mga building na nasa aming likuran ng bahay, yan. Oh. Di ba ang gaganda? Hindi sa ganong katataasan, di katulad yan ng mga condominium sa atin. Ito, mga merong 4 o 5 palapag lang. Yan. At yan naman pumabang yan, yan ay garahe. Garahe po yan. Yan, siguro nakikita nyo rin yung aming bilaran. Yan, ang aming damit, nakabilad o. Yan, mga damit namin, nakabilad yan. Yan. Para na rin kayo nakarating dito sa amin, dito sa Italia. Yan ang buhay namin dito sa Italia, kaya tiis-tiis lang kami rito. Pasasambat makakaraos din. Yan, yan po, yan. Yan ang ating mga kan. Siya, hanggang dito na lang mga guys. Kainot at magpapaalam na ako. At kung kayo napadaan o namamasyal lang sa aking channel, paki-like, share, and subscribe at paki-hit na rin ang notification bell para updated lagi kayo sa aking mga videos. Bye-bye! God bless us all!